ng hari ng mga hari ang Panginoon, inalay niya ang kanyang sarili sa akin. Madalas ko po itong banggitin sa inyo. I-appreciate ninyo. Ang pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay ay pag-aalis sa atin sa sinumpang buhay at inilipat sa isang buhay na pinagpalan. Ang buhay ng tao kapag nasa ilalim ng kasalanan ay nasa ilalim ng sumpa. Marami pong tao araw at gabi ginagawa niyang oras ng hanap buhay pero nakalulungkot. Pagdating ng katapusan, mas marami kang babayaran kesa perang pumasok sa kanyang bulsa. May mga taong masikap naman, masipag naman, pero hindi makahusad sa kanilang buhay sa mundo ito. Bakit, mga kapatid? Kapag ang tao po ay nasa ilalim ng kasalanan, ang kanyang buhay ay nasa ilalim ng sumpa. At wala pong kakanyahan ng taong ialis ang kanyang buhay sa lugar na sinumpa. Kaya ano ang nangyari? Inialay ng hari ang kanyang buhay upang hauin tayo sa sinumpang buhay. At sa panahon ito, nasa ilalim tayo ng kalinga. Nasa ilalim tayo ng pagpapala ng nakapangyariang hari ng ating buhay. Kaya ang simpleng sagot ng lalaking ito doon sa nagtanong sa kanya, kung hindi tayo minahal ng Diyos, kung hindi tayo inibig ng Diyos, hindi na tayo nakatatayo, nakaupo sa dakong ating kinalalagyan ngayon. Sa dami ng problema ang pinagdahanan natin, kundi tayo minahal ng hari, lumpok na tayo. Wala na tayong pag-asa. Pero salamat na lang, may haring nag-alay ng kanyang buhay, namo tayo sa sumpang buhay. At ngayon, kahit may pagsubo, nag-enjoy tayo sa buhay ng mga ika-anim, ika-lima, mga kapatid sa Panginoon, the best king must be a good provider. Ang mabuting hari, ang pinakamainam na hari, must be a good provider. John chapter 6, nagpakain ang Panginoon ng 5,000 katao, ng 5,000 lalaki. Tingnan ninyo, sabi ng mga alagad pa, uwiin na po ninyo ilang ang lugar na ito. Wala silang mabibilahan dito. Gugutom niya yung mga taong iyan. Ano ang sabi ng Panginoon? Tayo, kayo ang magpapakain sa Kanya. Ang ginawa ng Panginoon, gumawa ng himala ng oras na iyon. Ang mga taong gutom, hindi pinakupitin ng Panginoon na gutom, binusog ang kanilang mga sitmura at may pagpapakain sa kanilang matahari. The best king must be a good provider. Hindi ba? Isang sabi sa akin ng isang sister, ano kaya ang bagay na dapat kong gawin para itulid akong reyna ng aking asawa? Simple lang ang sagot ko sa kanya, itulid mo siyang hari. Kasi hindi ka pwedeng maging reyna kung walang hari. Diba? Sabi niya naman sa akin, lugi naman nga pa ako doon. Hindi ka ko, kapag naiintindihan ng asawa mo ng pagiging hari ay provider ng kanyang nasasakupan, makikinabang ka sapagkat ang asawa mo ang magbibigay ng iyong pangangailangan. Kaya lang, ngayon, prinsesa ka pa lang. Bakit? Wala ka pang haring kasama sa buhay. Pero kahit prinsesa ka, may hari tayong kaya magdulot ng lahat ng ating pangangailangan. Ito rin mo si Kristo ang hari ng iyong buhay. The best king must be a good provider. Ika-ani, mga kapatid, the king must be ready for sacrifice. Ang hari na ating kinikilala ay handa magdaan ng sacrifice. Basahin ko na lang ito. Revelation chapter 1 verse 5. At sa kanyang pagkamatay ay inalayat niya tayo mula sa ating mga kasalanan. At ang ikapito, mga kapatid, our king has a compassionate heart. Ang ating hari ay mayroong mahabagin puso. At ano ngayon, yung pitong binanggit ko sa inyo, paano natin mararanasan ito sa ating buhay? Yung pitong katangian, qualities,
na magagawa ng hari sa ating buhay, paano po natin ito mararanasan? Simple lamang step, mga kapatid, una, manalig tayo sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa Kanya. Manalig tayo. Kaya nga, pinagiriinan ko po sa inyo na sinasabi dito sa aklat ng Revelation, mga kapatid, at hari ng mga hari sa lupa. Ang celebration bukas, the solemnity of our Lord Jesus Christ, King of the Universe, na ibig sabihin, ang pagtanggap natin kay Kristo bilang hari ng ating buhay, nagsisimula sa dako na ating inalalagyan. Tingnan nyo enjoyment ng buhay. Minsan may isang sister na lumapit sa akin, umiiyak, ito ang sabi niya, Brad, isinilang yata talaga ako sa mundo para mabigo lamang. Ilang beses na akong nagmahal, ilang beses na rin akong iniwan. Sabi ko kasi, ang minamahal mo nang iiwan. Dapat mahalin mo muna yung hindi nang iiwan at nagdadagdag ng mga tao magsasaya ng iyong puso. Naintindihan niyo ako, mga kapatid? Kaya kung magmamahal kayo, ang una niyong mahalin yung hindi nang iiwan. Yung nagdadagdag lang ng ikaliligaya ng puso mo. Kaya kung siya ang minahal mo at may nawala sa iyo, hindi ganun kalungkot dahil isipin mo, may ipapalit yung nagmamahal at hindi nakiiwan sa akin. Pero hindi ko naman sinabing palitan yung asawa ninyo, ha? Ang gusto ko lang sabihin, mga kapatid, una natin ibigin yung hari ng ating buhay. Manalig tayo sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa Kanya. Ikalawa, pasakot tayo sa paghahari niya. Sabi po ng Matthew chapter 6 verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all things will be given to you as well. Sa ating sariling wika, katapwa, hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay bawang idaragdag sa inyo. Sabihin niyo sa akin ang inyong pangangailangan, sasabihin ko sa inyo ang paraan upang makarating iyan sa inyong buhay. Kailangan mo ng pinansyal, kailangan mo ng kayakap sa gabi, kailangan mo ng katawagan sa araw ng Pasko. Mga kapatid, sabi ng ating binasa, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen. Ito ang enjoyment ng buhay, mga kapatid. Hindi ba? May mga bagay na hindi namin hiningi, pero ibinigay sa amin. Halimbawa, hindi ko hiningin maging popi, pero ibinigay sa amin. Ayun, sinabi ko sa inyo, nararamdaman ko lang, ha? Bahala na kayo sa pagtanaw, mga kapatid. Kung kumakontra kayo, problema nyo na yan. Kaya lang, gusto ko lang i-express yung aking nararamdaman. Bakit? May mga bagay tayong hindi hiningi, pero ibinigay sa atin ang ating hari. Kung ibinigay sa atin ang mga bagay na hindi natin hiningi, so dapat natin i-enjoy ang Kanyang kaharian sa ating buhay. Amen. Kumayag na kayo kasi nag-amen na kayo. Ikatlo, mamuhay tayo sa kalooban ng hari. Yung ikalawa, sik, hanapin natin ang Kanyang paghahari, masakot tayo din, mabuhay tayo sa kalooban ng ating hari, at ang ikaapat, at magpakaligaya tayo sa Kanyang kalinga. Magpakaligaya tayo sa Kanyang kalinga dahil Siya lamang ang makapagdudulot ng lahat ng bagay na ikasisiya ng ating puso. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Taas natin ang ating mga prayer requests at ang mga bagay na nais po natin alay ihandog ilagin sa Panginoon. At sa oras na ito, patuloy natin ilalang Jesus bilang hari ng ating buhay, hari ng ating puso, at mamuhay tayo sa kanyang kalooban.